So yun, what's up mga kadabar kids, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw na naman sa inyong lahat. At pag-usapan natin to, ito na, nagkaaminan na. Umamin na sila. Ewan ko bakit, ano na, no, parang napapansin ko, lahat ata ng mga pro-page at mga ibang mga vlogger ay nagsisibaliktaran na ho. At nilalaglag na ho nila yung kanilang mga boss. Unang-una, yung about sa binabayaran, yung ibang mga pro page para lang banata ng Tito Vic and Joey, meron na nun. Pangalawa, ay tawag dito, yung pagbaliktad ng isang vlogger na kesyo pangit daw ang pamamahala doon sa APT studio dahil hindi nga siya pinapasok. Tapos ngayon ay mapatungkol naman sa ratings, nilaglag ho sila ng kanilang pro page. So yun ang pag-usapan natin yan ngayon mga kadabar at kadyan. Siyempre bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment and subscribe sa ating YouTube channel. At pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. At siyempre bago tayo mapunta dun sa main topic natin, eh dito muna tayo, may babasahin tayo isang article na sobra lang akong natutuwa dito sa mababasa natin. No, itong babasahin natin na promo Maki Digi Marduts. So medyo bumababa hindi na masyadong sagarap yung boses natin kasi hindi na tayo masyadong inuubo. Sana wag nang bumalik, ang hirap pag inuubo, minsan puyat ka eh, palagi ayun oh, tingnan niyo eye bag ko, asa rin na naman ako ni Chris ulo nito eh. Maibag na naman ako eh. Kaya ngita niyo, hindi maibag talaga ako. Pero kahit papaano gwapo pa naman. Ayan nga pala, bago natin doon simulan, yan, may give shoutout kila Mami Teresa, yan, kay Mami Teresa. Kay Mami rin ng Bayer, yan, kila Kuya Lori, Ate Armin, Ate Irene, at sa lahat ng patuloy na sumusuporta, kay Jay Guevara. Thank you, at sa lahat ng TBJ Defender, yan. So bago tayo mapunta dun sa main topic natin, basahin natin to na makikita nyo dyan si screen. Busog lang tayo dito ng konti at para may space dito. Para kitang-kita nyo talaga. Yan. So eto, matigas kasi ang ulo ng mga taga-tape INC. Na mga yan. Bakit? Ano? Dapat tawa. Yeah. Yan eh. No brain. No-brainer sila. Gumastos pa sila ng gumastos. Eh mas malino pa sa sikat ng araw na kahit na anong gawin nila. Na kahit labanan sa korte mula RTC hanggang SC ay ganun at ganun pa rin ng kakaantungan na sa tunay pa rin ng mga creator maibibigay ang mga papabor ng na mananalo dyan. So yung pinost niya dito kasi mga kabiyay, yung ano to about dun sa agawan ng trademark na Bulaga, Tape INC versus sa Tito Vic and Joey. Eh mapanggang ngayon nata, hindi pa rin nata sumusuko ang tape na umapila or bawiin ang trademark na Bulaga. Eh nakailang beses na rin na ibinasura ng korte yung kanilang pagpila. Ewan ko dito sa tape eh. Alam nyo, ang kulit nyo eh. May totoo naman yung sinabi dito ni Waki na malinaw pa, masakit pa, or maliwanag pa sa sikat ng araw na kahit saan tayo mapunta, kahit nyo mapunta pa to sa si... May vlogger akong napanood. Hindi ko na lang siya kinontent kasi natatawa talaga ako. Ano, sabi ko, uno na, nasa 4,000 ata or 1,000 subscribers siya. Babae, sabi niya, iano daw ng tape INC sa, yung ano, yung buha, yung ano sa kay Duterte.
Yung kaso daw ng trademark, ilalapit na daw sa CNI ba 'yon? Yung kay ano, yung kay Duterte, yung parang iimbestigahan siya ng ano, CNI ano ba? Kalimutan. Bigla lang kasi pumasok sa isip ko, natandaan ko, may nagpasa sa akin na ano, na video, sabi niya sa akin. Sir Jay, panoorin mo 'to, nakakatanga. Kasi biruin mo, ilalapit daw ng Tape INC yung kaso nila, or para daw ano, ilalapit daw doon. Basta international yung ano na yun eh, yung grupo na yun eh. Tapos doon daw ilalapit ng Tape INC yung kaso about trade. Magsabi ko, ha, tanga ba siya? Hindi naman hawak ng ano yan, ng ano bang nakalimutang nawala kasi sa isip ko eh, yung ko lang mag-research eh. Ano, CNI ba yun? O CCN? Ano? Nakalimutan ko yun. Yung pinapa-imbestigahan si Duterte daw doon. Diba? So, yun na yun. So, natawa lang ako at di ko na lang din pinatulang kasi nga, una-una, pati yung pagpapanood namin, panonood namin doon sa live, doon sa live, sa studio ng Itbulaga, ng TBJ, eh, ginawan niya ng issue. May kesyo, sinisita daw namin si Piolo Paksiw. Yung lagi kasama ni ano ni Isko Moreno sa ano, Gisa Gidley. Samantalang bakit daw ano ngayon? Bakit doon pa kami nag-vlog? Sabi ko, ha, masama bang manood? Masama bang manood doon at mag-vlog? Bobo. Alatang napilitan lang mag-ano, mag-reactor eh. Oo, sabi ko, ano nangyari sa'yo, ate? Oo, sabi ko, kung mapapanood to ng mga anak mo, pagtatawanan ka. So, eto nga daw tong kaso na to ng tape, doon nga daw niya, doon daw to ilalapit. Ewan ko, totoo yun, ha? Kasi kahit anong ilang kapila na sila, halos lahat binasura ng RTC, ng korte. Eh, ewan ko kung iakyat pa ata nila to ng Supreme Court. Okay, tuloy pa natin yung pagbabasa. Naalala ko nung unang pumutok ang issue na yan nung humiwalay ang TBJ sa Tape INCI. Mga DDS vloggers ang PPR at nagmamind condition sa publiko pabor sa Tape INC. Lul, baka may sobre siguro. Hindi, yung about dito sa nagmamind condition, kasi isipin nyo maigi mga kadabarkadsa. Una-una, yung sinasabi nilang about sa may pure gold, yung nag-renew, eh, hindi, malaking, ano po yun, hindi yung totoo. May utang po ang tape sa pure gold, kaya ang ginawa nila, ineri na lang nila, tinuloy na lang nila yung pagpo-promote sa produktor sa pangalan na Pure Gold. Doon mo lang mauli mo sila about sa mga advertisements, sa mga sponsor, no, na natawag dito na dumadagsa daw sa kanila. Ay, kung sa totoo lang, hindi lang kung pwede lang na namin ilabas yung lahat ng nalalaman namin. Ang laking issue nito. Oo, totoo yan. Ang laking issue kapag ano. Kasi marami, totoo sinahirap din maraming alam eh. Ayaw na lang namin ilabas pa, no? Pero soon siguro, tsaka mas ano na rin, mas maganda kung kayo mismo yung makadiscovery. Oo, kaya kung meron man nagma-mind condition dito, mind conditioning, no? Or black propaganda na sinasabi nila, hindi kami, sila yun. Oh, may conditioning sa publiko, pabor sa tape, may sobre siguro. Sayang lang ang perang nilabas ng Tape INC sa pagbayad nila sa mga bagay-bagay. Dapat una pa lang ay natanggap or tanggap na nila ang tanggap na nila at nagpalit na sila ng title noong mga bandang April, June or July last year. Hindi na sana nila naglabas ng milyon-milyon para lang sa gastos nila sa laban sa korte, sa ipopil at sa mga vloggers, lul. So dito pinapalabas,
ito kasing page na to, mga cadaver cats, hindi ko siya kilala. Hindi ko siya kilala. So dito sinasabi niya, milyon-milyon daw ang nilabas ng alusos sa korte at sa hypopil at sa mga vlogger. Oo, di ba nung nakaraan may napag-usapan natin yan na itong isang, itong isa sa mga pro page ng TPINC ay kumalas na at nilaglag nga yung pinaka-leader nila na si Arn Arn. Or kung tawagin ni Chris Ulo ay Maring Ted. Maring Ted, kamusta ka na? Nandyan na ba ang kaso mo para sa amin? Si Maring Ted din. No? So, doon, nilabas ni Paloma Espolarium na binabayaran siya ni Ted para, ano daw, para, tawag dito, para banatan niya or bigyan ng mga fake news ang Tito Vic and Joey. Grabe, no? Grabe sa social media, no? Yung binibintang sa amin nung Arabong Mukhang Hapon na Pandak na nauna yung urong ng nguso kaysa sa ilong. Sinasabihan niya kami na parang pera-pera na lang daw kami. Kaya daw lang kami nag-social media dahil doon sa pera-pera. Yung tanga mo naman. Alam mo kahit yung mga artista na nag-YouTube, pera habol nila dito, tanga. Kaya nga nag-social media para instant, instant income. Bobo lang. Sabi ko kaya ano to eh, kaya hindi namin pinapatulan to eh. Ano eh, nonsense. Eh ikaw nga, kaya ka nag-YouTube para kumita ka din eh. Bobo ka ba? Wala nang tao ngayon, no, na ano, ginawang libangan na itong YouTube. Yung iba dyan, kaya ginagawa to. So, sa mga sobrang yaman na yan, tingnan nyo ha. Sila, Manny B. Pangilinan, isa sa pinakamayaman yan dito sa, ano, si Ramon Ang ba? Nakalimutan ko. Basta yung mga mayayaman, sila Bilyar, sino pa ba? Yung mga mayayaman na talagang kilala natin, hindi naman, hindi sila nag-social media kasi hindi na nila kailangan to eh. Tantadong to, sabi niya, kaya kayo nag-YouTube kasi pera-pera lang. Pero malamang eh, kaya nga nag-YouTube para makakuha ng sahod dito. Bobo lang. Part-time to kung ano, business, part-time, ganun. Tulungis. Eh siya nga, nag-YouTube din siya. Hindi ba siya kumikita sa YouTube niya? So ano yung anong tawag dun sa kita niya sa YouTube? Di ba pera? Pera yun, hindi, money, pera, spell, P-E-R-A, M-O-N-E-Y, pera, money, bobo. Ito, tuloy na natin pagbabasa, napakalinaw naman kasi ang paboran talaga ng korte dyan sa usapang copyright ay ang creator, kaya ang dami pala palang mga lawyers sa Pilipinas na mga bobo, lul. Tapos mga vlogger na bobo din. Gaya ng DDS lawyer at mga vlogger, lul. Anong DDS? Hindi ko ano ng meaning ng DDS. Lesson learned dapat yan. Hindi kayo may panalo ng PR, ato, machinery. Kaya ganun din ang payo ko sa mga politiko na gagastos kayo ng libo-libo at milyon-milyon para magpa-presidente sa mga political blogger pag napanahon ng kampanya pero matatalo lang din kayo. Magpa-PR kayo ay wag sa mga DDS blogger. Dahil hindi kayo may papanalo ng mga yan. 98% nga mga senator na pambato ni Duterte at ng mga DDS niya ay talo noong 2020. Ba't nasama dito si Duterte? Ito yung ano pala, yung sa January 5 pa pala to, yung ano, yung about dun sa ano, pagka panalo ni Henyo Master.
ng Tito Vic and Joey sa trademark na Itbulaga. So ito pala yun. Ayun, no, temporary damage guys, oh, hindi na yun. Temporary damage, oh. Temporary damage, 1 million, bro. A total of 2 million pala. Kaya yung nasa panaginip ko, mga kadabar cards, na ano, yung nasa panaginip ko na parang kinakaltasan or yung mga sinang-unang mga empleyado ng tape ay aalisin dahil aalisin daw or i-retire, tapos yung mga ano daw yung mga expenses ba yan tawag doon or service charge. Eh parang hindi atang may bibigay sa kanila. Ayun, sa panaginip ko lang naman yun. Baka ninyo pa napapanood yung panaginip ko, ha. Panoorin nyo na lang dyan, ha. Nandyan lang sa video natin yung panaginip natin dyan. Yung Tony Tubera. Oo, nandyan yun. Ewan ko, ha. Tignan ko dito yung comment na yun. Nandito yung comment na yun, eh. Tignan natin. Nandito yun. Nakalimutan. Ano bang tawag doon? Wait lang, ha. Nakalimutan ko yung tawag doon, eh. Ano to? Bakit walang comment section ng mga post ng Tapayensi vloggers? Ayaw ba nila mang maraming comments? Bakit daw walang comment yung mga ano? Walang comment yung APT means Antonio Pito Buera, J. Guevara. Sige, yaman yun. So baka minsan na pag-iisip namin baka magkatotoo na yung mga panaginip namin. So edi isisisi na naman sa Tito Vic and Joey yung mga hindi pagbigay ng mga expenses sa ano sa mga empleyado ng tape. No? Kawawa na naman TBJ. Yan, dahil sa pag ihiling-hiling nyo ng shutdown na walang kami ng trabaho. Ito. Kawawa naman kami. Dahil sa paghiling ni Joey De Leon na mawalan kami ng yung show namin ma-shutdown. Yan, nawala na kami ng trabaho, masaya na ba kayo? Na mawawala na lang yung ilang libong empleyado. Ano yun, Araneta ng Coliseum? Sa 200 na empleyado ng TAPINC, yan, masaya na ba kayo na mawawala na sila ng trabaho? May mga anak, pamilya na pinapakain. May mga anak, pamilya na pinapakain. Tapos yan, hinihiling nyo na mag-shutdown ng noontime show namin. Eto na, nag-shutdown na. Paano kapag gano'n na naman. Malamang TBJ na naman sisisihin nila, eh. Kolokoy talaga yung mga ano no, yung mga against to TBJ no, parang mga tolonggis na hindi pala parang tolonggis talaga. At ito idagdag na rin pala natin to. Nakita ko kasi biglang sabi ko post ko to, ano kayang problema nito sa post ko, eh tingnan nga natin. Sabi ni Showbiz Kapuso Updates. Ano naman tong balita na nasagap sa aming YouTube insider? Sa balita na ito, bakit nila parating sinisiraan ng GMA? Bakit sinisiraan? Bakit ito? Karen is binastos ng GMA 7. Eh totoo naman. Eh bakit ano ba yung mga site nyo? Di pagsabihan nyo. Ay nandun nakalagay Kapuso. Kapuso, GMA Solid Supporters, oh. Si GMA page. So, ibig sabihin, ano ilalagay namin dyan? Ha?
Eh wala naman kinalaman ng GMA sa issue ng TPINC and TBJ, we. We, totoo 'yon? Pakulo na naman ba ito ng mga TBJ loyalist, kayo na ang humusga sa mga peking vlogger ito. Kami pa ngayon naging peke. Eh mga vlogger nyo nga dyan eh, halos, halos yung buhok sa ilong hindi namin nakikita. Nasasabihin nyo kami yung mga peke. Lantaran kami oh. Kitang kita nyo, tapos sasabihin nyo, peggy kami. Anak ng timang, sino ba to? Showbiz Kapuso Updates, oh. Oh, showbiz Kapuso Update. Oh, 100k na. Ay, hindi ko napansin, 100k pala yung views ko dun kay, ano ha? Hindi ko napansin yun ha, 100k na pala yun. Tignan natin comment. Walang comment. Sa pagkaalam namin na walang kontrata si Karen Estrap sa GMA, nakakontrata siya sa Tape INC at sa TBJ. Pinutol ni Big Soto ang kontrata. Kontrata ni Karen dahil gusto nila sumama sa TBJ. At ngayon, wala nang ugnaya ng talent ng TBJ sa GMA at dahil nakakontrata naman lahat ng host sa TBJ. At hindi sa GMA, base yan sa aming espekulasyon. Oo naman, tama naman. Eh doon sa video ko kasi, ganito, no? I-explain ko sa'yo, ha? Sa lahat ng GMA fanatics dyan, eto, manood kayo. Baka naman, gamitin nyo naman minsan ang utak nyo. Eh, ganito, yung laman ng video na yon puro pang babash kay Karen. At ang mga pangalan ng mga page, GMA. So, ano ilalagay namin dyan? Page? Hindi ilalagay namin yan, GMA. Ay, nako po. Mga tulonggis talaga, yun, walang hindi nag-iisip. Tanga lang. Baba na nga ng mga channel, bobo pa. So ito, dito na tayo. Dito muna tayo pala sa video. Video muna tayo. Ito, gamitin natin yung video ni Eto Ang True at ng tropa natin na si Andoy. Andoy, pasok Andoy. Mamaya ka na magsalita, Andoy, ha. Pa-i-set up lang kita dito. Baka sampaling kita dyan eh. De, tropa natin niya si, ano, si paring Andoy. Wait lang ay ano natin. Misan dito ako umuutang pag tapos na ako eh. Sasabihin nila na ano daw to, walang makain si Andoy. Dito ako nung utang. Tantado ko yung sasabihin nyo walang pagkain to. Yaman-yaman nito. Anak to ni ano. Anak sa labas to ni Bilyar. Si Andoy. Joke lang Andoy ha. Joke lang. Ayan, panoorin natin to. Ito nga yung about dun sa... Iisip po na ako. About dun sa umamin na po ang isa sa mga page ng TPINC na binabayaran. Di umano ng mga halusos ang mga ratings. Yan! Okay, ito. Panoorin natin. Oh my God, magandang umaga, hapon, gabi, magandang araw po sa inyong lahat. Ayan po, nakasulat po dyan sa taas, sa picture na yan na talagang pinatunayan po ng Kapuso Alliance na binayaran po ng mga halos host yung Kantar Media. Sa mga survey po na sila po yung mataas. Na sila po yung mataas dahil binayaran po nila. Naku. Itanong po yung isang netizen na binayaran niyo po yung karantaduhan sa mga ratings na pinopost niyo. Ayan. So, sumagot po kayo o sumagot yung isang yung Kapuso fan page. Okay, kaya mo yan, Andoy. Bayad po namin o bayad po ng mga halos host ang
Contour Media. Ayan. Kaya pala po sila mataas dahil sa survey po ni Contour. Dahil po binayaran po nila yan. So, pinapakita lang po dito po na nanggaling na rin mismo sa bibig po nila na mataas sila dahil bayad po yung Contour. Kahit na ano pong gawin nila sa puso ng tao o mga Pilipino all over the world. Wow, English yan ah. Here and over the world. Na sige, 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 Andoy, salamat, 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 Andoy. So dito tayo sa mismong post na yon para makita nyo ng maigi. Ito po, chinek ko siya, hindi po siya edited, no? Hindi siya, wala siyang bahid ng edited. No, eto. Si Kapuso Alliance. Nung nakaraan si ano ah, si Paloma Escolario mang ano ah, ang bumaliktad na ngayon si Kapuso Alliance. So, unti-unti na silang nagigiba. Unti-unti na nagsisikalasan tapos sabay laglag. Kumakala sila tapos sabay laglag sa kanilang ano. So eto ano, galing sa inyo mga page. Kaya pala pumapanig sa inyo si Kantarantaduhan. All paid alam nyo na. Chris Ulo, J. Guevara, Batang Manila 2H, FB Ders, LMTX Gaming, Grill Talk Chicago, Models of Manila AC. So eto, nandito. Sabi ni 14345 Pilipinas, bayad yang Kantarantaduhang survey na yan. Sumagot naman itong si Kapuso Alliance fanpage na oo, binayaran ni Alusos ang Kantar upang umangat ang ratings. Naku po, eh, pwede kang kasuhan dito kahit vlogger kanila. Oo, so tingnan natin yung mga, dito tayo magpunta. Dito tayo magpunta kay, ay bakit sa TikTok tayo napunta? Oh, dito tayo magpunta sa ano. Oh, dito tayo magpunta para mas mapaganda 'yung ano. Yung pong sinalang natin 'tong volume. Wait lang, asan na hanapin natin? Wait lang. Asan na 'yan ito? Ito. Yan. So tingnan natin 'yung mga comment ng mga netizen dito, mga Dabber Cats, no? Boom! Bistado ang modus ng Kantar. Wow, umamin rin, sabi ni Juan Kapatid. Bitag Live, Rapid Ulpo in Action. O ba't Rapid Ulpo in Action to? Ito ang mismong GMA nga, hindi ginagamit yan eh. Kasi kalokohan. AGB, ginagamit ng GMA ang mga nananaginip na gising. Yang mga kulto ng halusos. Mababa na lang talaga ang ratings ng mainstream television, bihira na nakakakuha ng 20% plus na rating sila. Pinagloloko ang sarili, nahiya pa silang gawing 100. O nga, bakit kaya ayaw nyo pang gawing 100 yung ratings nyo? Alam nyo, sanay na sa illegal ang mga lusos. O, binabasa ko lang po ito, disclaimer ha. Binabasa ko lang to ha, hindi ako nagsasabi. O. Sabi niya, di lumabas din ng totoo. Gahaman talaga lahat ng kasamahan gagawin para lang umangat. Walang nananalo o sumisikat. Basta galing sa mga sa kasamahan, kakapal ng mukha ng mga lusos. O wala ng Kantar simula nung nawala ang prangkisa ng ABS-CBN, di na active kaya yung Kantar na nilalabas nila, fake yan. Oo nga no, kasi ang pagkakaalam ko nga dito mga Kadabar Gods, yung Kantar na yan, wala na yan eh. Pero tingnan nyo yung mga tingnan nyo yung mga post ng mga vlogger ng ano, ng TP na lang tawag nun, ng ang sagwa ng ano eh, ang haba ng sa pag-inatahan ang pinakamasaya. Yung mga vlogger ng TP, ang nilalabas lagi doon, ratings ng Kantar. So, ibig sabihin, kung wala na talaga yung Kantar na yan, eh, isang galing yun.
ano yun, para ano lang, ipukawin yung mga viewers na ano, na uy, mataas ratings namin, manood kayo. Tapos, meron pa nga pala ako napanood eh. Ito, tawang-tawa ako talaga. Hindi ko lang pwede may pakita sa inyo kasi may strike ako eh. Maano tayo, machuchupulang ko tayo eh. Di yung si, ano, kilala niyo yung si Tupad. O yung sikat na bata na si Tupad. O nakasuot siyang Tupad, tapos nag-outfit check ata at nag-viral yun. So doon, wala namang problema kay Tupad. Ang problema, doon kay Isko, kay Buboy, sino pa ba yung isang kasama? Si Solomon ata yun. At tatawa ako, ang ganda ng setup nila, halatang, hindi halatang scripted. Hindi, halatang halata. Parang nakakabobo lang no sa kabila. Din clip lang 'yon, napanood ko, pinasa sa akin, tawa naman ako ng tawa. Sabi niya, "Uy, may bisita tayo dito." Tapos ganun-ganun siya. Asan na kaya siya? Asan na siya? So, ganun-ganun sila, nag-aanap, hinahanap din ng tatlo. Tapos may ano daw dito, may sikat na viral boy ganun, si pagkakasabi ni Isko. Tapos biglang naitutok yung camera kay Tupad, may hawak ng mic. Tapos sasabihin ni Isko na, hanapin natin, may viral dito. May sikat dito, may sikat. Sabi ko, paano kaya? Nagtatagal na sa showbiz nitong mga to, ba't parang hindi nila alam yung ginagawa nila? Nagawang tatagal nyo na sa showbiz, pero parang ang ano, labo nung pick up nyo sa gagawin nyo na ano, sa gagawin nyo na tema dun sa show nyo. Parang ano no, ewan ko, ano, bahala na nga. Screenshot yan para hindi makapagsinungaling. Nilaglag sila ng bayaran defender. Aha, umamin na rin ang nilaglag na ang mga lusos. Naku po. Oo nga, ano yun, oh, kitang-kita yung picture. Save nga natin to. Naku, nilaglag nga. Naku po, kapuso. Si ano ba to? Si Lance ba to? Ang pangalan nito? Oo, sa totoong buhay, ito si Kapuso Alliance. Si Lance ata ang pangalan nito. Grabe, no? So, nagbabayad sa kantar. Ewan ko, ha? Tayo, labas naman tayo dyan. Hindi natin alam kung 100% na totoo yan. Pero, ang pagkakalam lang natin, ang masasabi lang natin yan ay, bakit nilaglag ng pro page, pro GMA page yung, ano, yung halusos. Ano na, nagkakaano na, no? Nagkakawatak-watak na sila. So kaya mga kadabarkads, anong masasabi nyo sa mga na-reaction, sa mga natalakay natin ngayon? I-comment nyo lang po dyan sa baba. About po dun sa binabayaran daw ng halusos ang kantar para daw sa mga matataas na ratings. So pabor po ba kayo dun? Naniniwala po ba kayo? I-comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At pipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. At pakisama na rin po yung mga kasamahan ko na nandiyan sa description ng kanilang mga link. Pakicheck na lang. At para baka may mga hindi pa po kayo nasusuportahan ng mga kasamahan namin yan. Maraming salamat. Ingat kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Sila ang TBJ, TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang paglalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang Defenders na laging nasa likuran. JD Barra, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi, sila ang nandyan.